rin po sa Baguio pero marami na ang umiinit ang ulo. Kasi naman, grabe ang traffic doon at gabundok ang basurang iniwan ng mga turista noong nakaraang Pasko. Nagpapatrol, Toby De Guzman. Isang milyong turista ang nagbakasyon sa Baguio at kalapit na bayan noong Pasko. Pero ang problema, nagkalat ngayon ang basurang iniwan nila. Perwisyo rin ang traffic mula pa noong Biyernes. Sa Cannon Road, 20 sasakyan ang tumirik. Kaya'ng 2 oras sana ang biyahe ni Claire mula Pangasinan. Inabot ng 5 oras. Siyempre, kinakabahan din ako kasi yung anak ko 2 beses nagsusuka. Nasusupokate na rin kung doon sa ano, yung daming tumirik. Super haggard talaga. Gutom, hindi kami naka-lunch. Until now, hindi pa kami kumakain because of traffic sa daan. Sa mismong lungsod, mas sumikip ang mga lansangan. Naperwisyo ang mga taxi driver. Mabagal talaga kasi grabe naubos ang oras. Ang ilan, sinusuway ang batas trapiko. Sa tindi ng buhol-buhol na traffic, naglalakad na lang ang ilang turista para di sayang ang oras. Masyadong ano, heavy traffic. Kasi alos sa main road, umabot kami ng isang kalahating oras. It's already proven that we don't have enough road space. No? Now, if we allocate our road space for cars and machines, that's not sustainable. Pinangangambahang magtatagal pa ang pagsisikip ng daloy ng trapiko hanggang Linggo dahil dinadagsa rin ang lungsod tuwing bagong taon. Toby Guzman, ABS-CBN News, Baguio.